Kumusta kayo, mga Dre? Welcome sa Rai TV. May mga artista na tumatama sa katawan namin mga suntok nila eh. Sa movie nga, pag nakita kami na nandun kami sa eksena, yung sabihin, may mangyayaring gulo na pag nandun kami. Sa video na ito, mga Dre, ay aking kakapanayamin ang isa sa mga matikas at higanting kontrabida sa mga maaksyong palabas noon. Madalas natin siyang mapanood na nakikipagbakbaka sa mga bigating action stars tulad ni Robin Padilla at Ronnie Ricketts. Tunghaya ng kwento ng kanya ang buhay at mga di malilimutang karanasan sa likod ng kamera. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Ah, okay. Parang isang compound po kayo. Hi, ako si Ray Bihar. Ang buong pangalan ko talaga is Reynaldo Leasing Bihar. Pero ginagamit ko sa movie, Ray Bihar. Dati kasi bago ko sa movie, isa akong bank employee. Trabaho ko sa UCPB Savings Bank as a credit investigator and then legal repossessor. Bago magbanko, ang dami ko pang ginawang mga trabaho. Trabaho pa ako sa Department of Health. Nag-player kasi ako dun basketball player. So, nirepresent namin yung Department of Health. Meron kaming liga dati, yung government agencies. Yun, kinuha akong player, at the same time, empleyado. Kay Dr. Ilicanio yun eh. Kasi may friend kasi ako dito sa amin, Japanese wrestler. So, in-invite niya ako as a wrestler. Sabi niya, Ray, pwede kang wrestling, laki mo eh. Eh, sabi ko nga nun, sir, basketball player ako, hindi ako wrestler eh. Pero eventually, nag-train ako sa kanya. Tapos dun sa wrestling, may mga kasamaan kaming mga goon sa pelikula. Yun, nakita nila ako, sabi nila, Ray, mag-insayo ka ng mga fight routine. Pwede kang mag-goon sa movie, laki mo eh. Yun, kaya yun ang simula. Noong panahon na yun, nagsimula ako kay Derek Willie Milan. Nagsimula ako as a goon sa kanya. Yun nga. And noong panahon na yun, dinedirect niya si Derek Ronnie Ricketts eh. So, si Derek Ronnie, kailangan ng malaki. So, inintroduce ako ni Derek Willie Milan kay Ronnie Ricketts. Doon, nagsimula ako kay Ricketts ng mag-goons. First movie ko, yun. Madaling mamatay, mahirap mabuhay. Starring Ronnie Ricketts, yun ang parang doon ako binigyan ng break ni Derek Ronnie eh. Laking ano ako eh, laking Maynila eh, sa Blooming Street, Santa Cruz, Blooming Street ako lumaki eh. So may mga barkada ako doon, meron nga kaming grupo doon, yung SBB, Samahang Batang Blooming Street. Ang masabi ko si Derek Ronnie Ricketts eh, kasi doon ako nagsimula sa kanya, tinuruan niya ako ng mga fight, pati yung mga tingin-tingin, yung mga kanto-kanto sa movie, siya nagturo sa akin noon. So, doon ako nahasa sa kanya. Magaling si Derek Ronnie eh, as a talagang martial artist. Actually, hindi ako nag-aaral ng stunt eh. Parang nag-ano lang ako, meron akong friend dati, si Bernie Garcia. Yung mga batikan na stuntman yun. Eh, kumpare ko yun eh. Sabi ko, bro, turuan mo ako ng mga fight, yung mga tamang pamamaraan ng mga suntok, pati mga acting. Yun, kaya tinuruan niya ako yung mga jerk, yun. Doon ako, tinuruan ako ni Bernie. Oo, favorite din kasi ako ni Derek Ronnie eh. Eh, pag may, sa movie nga, pag nakita kami na nandun kami sa eksena, ibig sabihin may gulo na. May gulo. Ganun ang role namin eh. May mangyaring gulo na pag nando kami. Ganun yun na namin eh. Oh, marami. Hindi naman masyado dahil pinaka-eksena lang namin, mga bumabaksak sa lamesa, ganun. Kasi ibang mga eksena na mabigat, yung mga tumatalon, mga stuntman ang gumagawa nun, mahirap yun eh. Kami more on fight. Pero sa pagpapight scene, mahirap din eh kasi may mga artista na tumatama sa katawan namin yung mga suntok nila eh. Kaya,
Oo. Kaya dapat alisto ka. Alam mo. Sir, pag kinamakot, refer mo? Oo, yun na lang. I-jerk mo na lang yun. Pare. Sino kasi, pare, pag tinama mo, wala ka sweldo. And then, dahil sa nakakaya, kaya dapat, bago ka sumalang sa fight scene, ensayado ka. Bro, yun nga, yun kay Direk Ronnie, madaling mamatay, mahirap mabuhay. Kasi doon niya ako binigyan ng break eh. Tapos, isa pa, yung kay La Vida Rosa, nakatrabaho kasi yun Chito Ronnie doon eh. Eh, magaling na director yun sa atin. Ang bida nun si Rosana Roses at si Dieter Ocampo. During sa movies, may mga commercials din ako eh, sa mga televisions eh. Nakagawa ako ng commercial ng San Miguel Beer, Rogin E, Exped Sacks, pati yun merong isang parang junk food eh, na nakagawa din ako eh. Si Direk Ronnie, bait yun eh. Parang down to earth, masikaso sa mga maliliit na artista. Pag sa trabaho, pag sinabi sa trabaho, talagang gusto niya na trabaho. Dapat on time ka sa kanya, huwag kang malilate, ganun. Tapos sundin mo na yung mga instruction niya. Pero sa labas ng pelikula, number one din yung bait yun. Talagang parang body-body ang tingin nila sa amin eh. Pag trabaho, trabaho. Pag sa labas, talagang body-body lang kayo. Kasi sa tingin ko, isang dahilan nun yung panahon ng mga piracy eh. First showing pa lang sa scene eh, kinabukasan na sa lansangan na, kaya pinipirata na ng mga ano eh, mga tao eh. So yun, isang paraan, isang dahilan yun dahil kaya humina yung movie industry. Eh, buti nga nung umupo si Direk Ronnie dyan sa OMB, na naayos naman niya. Yun, hindi ko nakatrabaho si The King. Dapat meron akong gagawin sa kanya, kasi hindi natuloy eh, dahil nagkaroon ng problema eh. Ang nakatrabaho ko yan, si Robin Padilla, Philip Salvador, Rudy Fernandez, Cesar Montano, Ace Berhel, Lito Lapid. Halos lahat eh. Si Robin, magaling na actor din yun eh. As magaling din director. Meron kasi akong ginawa dati na Totoy Bato. Series yun eh, sa TV. Siya ang nagdi-direct. Pero nung eksena ko, kami magka-eksena naman. So may ibang cameraman ang gumagawa. Eh meron eksena dun, talagang ano, titrya niya ako dito. Dito, parang talagang lalapat yung kamay niya sa ano ko. Eh, nakahubad ako eh. So, nangyari, nung eksena, talagang pak, pak, pak. So, after nun, di-cut, sabi niya ganun. Sabi niya, bigyan ng yelo si Ray. Pupunta ngayon yung mga yung bata niya, yeloin ako dito. Ganun ka ba ito, bro? Tapos, ni-yelo ako dito kasi pulong-pulong yung dibdib ko eh. Oh, yun kasi yung eksena na yun, hindi hirap dayain eh. So, talagang lalapat dito eh. Kasi nakaugod pa sa'yo. Oo. So, after nun, may ano yun, pagkatapos na ng eksena, pinatawag ako. Sabi niya, Ray, pinapatawag ka ni Direk Binoy. Tapos binigyan ako ng extra ano, TF. Sarili niya. Bait yun, no? Oo, bukod pa dun sa studio. Mabait. Maalaga din. Parang ano rin, Ronnie Rico kasi maalaga sila sa mga maliliit na artista. Ano yun, down to earth yun. Hindi masabing sikat-sikat siya eh. Pag ano eh, talagang ano lang, masa lang ang dating. Meron kami pelikula, nakatrabaho. Okay din si Alas nung panahon na yun. Dalawang movie rin na nagawa ko sa kanya. Eksena kami sa Baguio. Pare, yun, laki ko nun eh. So meron ako, ang eksena ko, may hawak kong parang isang bodybuilder na ginaganon. Ayun, oh. So, laban kami. Nung hawak-hawak niya, parang nagagano na kami. Binitawan niya, tumama sa ulo ko. Yun, ganun. Ganun ang eksena ni, ano, okay. Hindi, ano lang din. Eksena lang. Arte lang. Pero bilang Hindi, pag minsan kape-kape, nakasama din namin siya. Pero hindi namin talaga siya yung parang ka-close na. Nag-start ako bro mga 1995 eh, up to present. Nung pandemic kasi minto ako eh, dahil
ano eh, ayaw din ng mga anak ko magtrabaho. Meron ang ginawa yung kay, ano eh, kay Jose Manalo, yung Boy Tokwa. Oo, direct ni, ano yun, direct Tony Reyes. Kasama ko na si Alex Kunanan eh, kami magka-eksena. Ay, na-miss ko talaga, bro, yung ano, yung fight scene eh. Oo, yung mga bakbakan sa eksena, yun yung mga miss ko eh. Actually, ano ako eh, 6'2". Pero nung panahon ko na kalakihan ko, mga nasa 240 pounds ako eh. Alam, malaki. Oo, so, doon sa pelikula, parang naglalaro lang sa amin yung mga malalaki na kung sino, pagkailangan ng malaki, ang kukunin ako, si Alex Kunanan, yan, si Utol Teli, Teli Babasa, si Parin Boy Roque, saka si Chris Aguilar, yan, mga halos kami nag-umiikot sa movie industry na malalaki. So kami-kami. Oo, pare, si Parin Boy Roque, six-footer din yan. Kumpare ng buo ko yun eh. Kasi yun, anak niya, si Faye, inaanak ko. Tapos yun, panganay ko naman si Sig, inaanak naman ni nung wife niya, si Marin Lenny. Kaya, close kami. Hindi pa kami magkasama sa, isipin, wala pa kami sa movie industry, magkasama na kami sa gym, sa Stan Carbunco. Doon kami nag-i-insay dati, sa may pantrangko. Doon kami nagkakilala, naging close kami hanggang napunta na siya. Una siya napapasok sa movie eh. Tapos sumunod ako. Ayun sila, Utol Alex Kunanan, yan, close ko yan. Kami-kami, sila Teli Babasa, yan yung mga close ko. Si Alex Madrid, si Ricky Alma Jose, yan yung mga kami-kami yung magkakadi. Ayun, ano na ako, pare, meron na akong ID. Libre na ako sa parking. Tapos meron, may discount na ako sa mga restaurant. So alam mo na, pare, kaka-senior ko lang, bro. December. December. Oh, thank you, thank you. Dapat pala, nagkakilala tayo, kaya na-invita ako kayo. Meron kasi akong grupo ngayon, bro, yung Okinawa Riders. Saka yun, isang grupo ko, Quezon City Motorcycle Group. Yung sa Okinawa Rider, lagi kami mabiyahe, kami nila Brother Armin, yan, mga grupo ko yun eh. Punta kami na sa Gada, sa Mindoro. Oo, yung kabila namang grupo ko, mga sila Brother Jay, sila Brother Dex Ogi, si Mike. Oo, panay big bike yun bro. Yun naman, ganun din. So, dalawang group ko. So, most of the time, pag meet time, mga weekend, mag-ride kami. So, yun ang isang ano ko, outlet ko ngayon, mag-ride ng big bike. Sa ngayon kasi, ang pinag-aabalaan ko yun, pag-asikaso nung, kasi may naiiwan din yung mga magulang ko sa amin ng konting property. Yun yung pinag-aabalaan ko, yung mga rentals. Tapos meron kaming rental sa Pag-asa, Quezon City, pag-aari ng mga tiyahin ko, pero ako rin nag-asikaso. Yun lang. Saka, pag-aalaga sa apo ko, si Dia. May apo na ako, bro, eh. First apo ko yun, bro. Bali tatlo. Tatlo sila. Ngayon kasi, ano na eh, more on salad na ako. Konting karne na lang, ganyan. Nag-workout pa rin ako, ano. Tapos sa walking. Minsan, once in a while, naglalaro pa rin akong basketball. Pero yung mga pang-senior na. May grupo kasi ako dun sa kabila, yung mga grupo ko sa Gem 7 eh. Sa mga tagahanga ng pelikulang Pilipino, maraming salamat sa inyo. Sana supportahan niyo pa rin ng pelikulang Pilipino kahit na may karoon ng problema. Pero awa ng Diyos, mabubuhay ulit ang action film dito sa atin. Salamat sa suporta ninyo. Ginugugol ni Mang Ray ang kanyang bakanting oras sa pag-aalaga ng kanyang pinakamamahal at nag-iisang apo na si Dia na nagbibigay sa kanya ng walang katumbas na kaligayahan at nagpapanatili ng kanyang malusog na pag-iisip at pangangatawan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.